you, ladies and gentlemen, and this is Lovely Rivero. Welcome to your show, A Taste of Love. Alam niyo po, excited talaga ako sa start ng 2021 dahil mas pinaganda natin ang inyong show. At alam niyo po, ngayon pa lamang ay iniimbitahan ko na kayo na samahan kami for the full episode dahil yun nga talagang pinipilit namin i-improve po ang show dahil po na rin sa nakakagandang pagtanggap at suporta ninyo. Siyempre pa, stay tuned dahil nandyan pa rin yung mga talagang inaabangan yung segment, ang patok sa kusina ni Chef Jeanette Marco of Mista Cafe and Kookaberry Cafe. So mag-share na naman siya ng mga masasarap at innovative na lupuin. Kaya abangan nyo po yan. At siyempre yung aming bagong kasama dito sa A Taste of Love, walang iba kundi ang beauty queen, actress, interior designer, all around superwoman na si Miss Alma Concepcion para naman sa lifestyle segment. Kaya nako, punong-punong pa, no? Hindi na natin patatagalin. Ngayon pa lamang, umpisahan na natin ang A Taste of Love. Introducing Clearex, a line of high-quality yet affordable household cleaning solutions. With these products, the path for growth is clear for Clearex, and you can be part of that. Join the Clearex Clean Team now! We would also like to thank Kookaberry Cafe for the kid in all of us. Enjoy great-tasting Filipino-American cuisine and sugar-free desserts. For parties and events, please call 0908-348-032 or follow us on IG and FB at Kookaberry Cafe. Mr. Cafe, a neo-colonial cuisine inside the Camp Aguinaldo firing range in Quezon City. For reservations, please call 0908-344-8032 or follow us on IG and FB at Mista Cafe PH. A Taste of Love wishes to thank Cafe Nasi for letting us use the facility for this segment of Miss Lovely Rivero. Cafe Nasi is located at White Plains Subdivision, Quezon City. A Taste of Love, artisanal, gourmet, premium bottled food products. We have 9 different products to choose from. Call us. Try it. You can even rebrand or sell. Let's talk. Bag na Melem. Uy, Ilocano tayo ngayon. I think we're going regional. Isa na naman pong masayang-masaya at malakas na hapon. Bang, bang, bang. Ang aking episode na patok sa kusina dito sa Camp Aguinaldo inside Mista Cafe. At talaga namang espesyal ang episode na to kasi meron akong espesyal na panauhin. Walang iba kundi si Colonel Leo Binig. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. Ayan. Ang pleasant naman ni sir na guest sa ano sa studio. Sir, pwede ko bang malaman sa ang unit po kayo nagbebelong? I'm from JSOB, the Special Operations Group. Ayan. My God! Diba? Si sir ang nagtuturo sa akin ngayon kung paano bumaril. Kaya direct, mag-antay-antay ka na. Pag ako natuto, isang episode sa loob ng firing range. Pero sir, espesyal dahil Ilocano ka ba? Yeah, but actually I'm from Ifugao. Oh, pero, okay. Lumaki na rin ako sa Baguio and assignment ko sa Cagayan Valley dati.
So, karamihan, mga Ilocano rin mga nakasama. Ayan, parehas kami ni Sir Moreno, parehas kami Ilocano at Ilocana. So, we love our color. Isa yan sa trademark ng mga Ilocano. Bukod sa magaganda na kami, huwag kayo mag-disagree. Poging-pogi si Sir. Sir, we'll go back to the basic. Ang pinaka-paborito at staple food nating mga Ilocano ay... Pinakbet. Pinakbet, di ba? Ang ano noon, origin nito is Ilocos Region. Yeah, sir, ano bang ibig sabihin ng pinakbet sa pagkakaalam mo? Actually, hindi ko alam. Ano? Parang narinig ko lang, pinangat ni Bakit. Pero ang pinangat kasi is Bicol ano eh. Okay. Bicol term. So, yung Bakit naman is Ilocano. Ilocano. Sir, ano ibig sabihin ng Bakit? Marami. Bakit is a wife, a matanda. Bakit ganyan ka makatingin, sir? Kung masabi niya mo, sir, na matanda. Hindi po po ako matanda. Nagmumukhang matanda lang dahil nasa-stress ako sa pakalulutuhin namin ngayon. Pero itong version namin, e version ni Sir Leo. Yep. Pinakbet, I think sa ano, Filipino version, sir, ng ratatouille. Alam mo ba yun? Ay, hindi ko alam yun, ha? Ratatouille ng mga Italians. Okay. So, pero sir, bago natin simulan yan, eh meron ako dito yung dalawang, hindi po ito barel, kung hindi ito po ay bunga ng malunggay, di ba? Kasama natin yan sa mga ingredients natin. Sir, pwede mo bang ano sa akin kung anong mga sangkap natin ngayong hapon? Well, ito, kalabasa, talong, then kamote, yun nga, sinabi mo yung malunggay, bunga ng malunggay, ang palaya, and then okra, and then there's the pork and the shrimps. Of course, the bagoong, no? Ito yung hindi pwede mawala kasi ito yung magpapalasa. And then, a little bawang for saute. Bawang. So, magigisa tayo? Yeah, gisa ko lang ng konti. Ayan. Version ito ng ating group commander. Parang proud ako sa episode na to, direct. Bukod sa healthy na, yeah. Tingnan mo naman si sir, parang araw-araw ay kumakain siya ng pinakbet. Napaka-fit and right. Bilang, ano sir, trabaho nyo po, talagang nasa fighting. Well, you have to be fit, di ba? Kalimang sundalo dapat maging, ano, physically fit and, of course, mentally fit. Para, sir, pwede mo ba ibulong kung ilang taon ka na sa akin? 52. Ay! Oh, yeah, di ba? Ni-reveal ni sir, pero batang-batang tignan. Looking nice, looking good, looking healthy. So, simulan na natin, sir, okay. Ang ating basic na pinakbet. Pagka... nagsaset kayo ng inyong mga firearms. Talaga naman, diba? Eto, saset natin ang inyong pan. Mainit na siya. Yep. So, we put the oil na. Oil, alright. Lalagay na ang oil. Magano lang tayo ng konting... Ay, mainit na kagad, oh. Ayan. Mabilis na mabilis. Hello. Mainit yan, sir. Hot na hot at ang ating bawang. Bawang, lagay na kagad natin. Pati yung mga ano. Kasi mabilis siya ng ano. Oh, sir, so hahaluin ko ito ngayon. Oo, mabilis siyang... maluto. Oo, lagay na natin kagad yan. Oh, sige, lalagay natin ito. Lagay sir, na natin. Tignan ko kung paano maghalo ang isang... Hindi, ano, ito yung ano ng ano, hindi na hinahalo. Ito yung version ko, version na nakilo ko. Ah, ganyan na lang. Yep, lagay na lang lahat. Oh, wow. This is easy as one. Yeah, that's it. So, sir, mula bata ka ba, niluluto mo na ito? No, actually, nung nasa field lang ako, I saw nga yung mga Ilocano kung how they cook. So, yung technique lang nila, lagay lang lahat. Oh, wow. Yeah, lagay lang lahat. So, pero kung lagay lahat, baka umapot, pack natin. Yeah. So, okra. Among all these fresh vegetables, sir, anong pinaka-paborito mo? Ang palaya. Press tayo! Wow! My God! Ang palaya dahil talaga naman napakasarap. Papait na pero bitter and sweet, di ba? Kalabasa. Sir, pwede ba mag-mix ng iba't iba pang klaseng gulay na makikita? So, personal preference. Oh, sir, gusto mo putulin ko pa to? Hindi, okay na to. Ayan, ayaw naman sir na malunggay. So, sir, talong. Yeah. Ayan. Konti lang na. Ano yan? Ano? Kamote. Kamote. Right. Diba? Sir, ang kamote, nakakapagpatamis ng pinakbet natin. Okay. Diba? Ang sarap nun. So, ito napakasimple lang kasi. What I learned sa mga Ilocano, yung natutunan ko, ano, na nagluluto, ilagay mo lang siyang lahat. Sama-sama. Yep, sama-sama lang siya. Oh, so nasa ilalim yung pork. Yeah, yeah. Okay, yung mga ano. Tapos, maglalagay na tayo ng bagoong. Ng bagoong. Pero sir, nakita kita, napansin kita na minix mo na to ng water. Mix ko ng konti kasi baka masyado maalat. Ah, okay. So, hindi
dapat siya masyadong maangat. Sige. So, nilagay ko na to. And then, ito yung ano, parang ito yung matutunan ko sa kanila. Ito napakasimple lang. Lagyan mo na, tapos tatakpan mo. Oo. Walang halo-halo. Wala na. Kasi yung magiging juice niya is the juice of the vegetable. Hindi mo magpapalasa ng magpapalasa so, ng... So, kaya pala, tinanong, may takip. Kailangan may takip? May takip. So, tatakpan natin siya. Hindi natin siya lalagyan ng probing or anything. Oh, wow. Yun yung kasimplihan niya. Pero, yun yung magpapasarap doon sa ano. Ng ano? Ng sabaw. Sa niluto. Okay. O, sige, sir. Tatakpan natin takpan yan natin. Ngayon. Ayan. So, tinakpan na natin to, sir. Mga ilang luto para... Well, tingnan natin. We'll just have to pinch yung ano yung gulay para kung crunchy na okay na. So may sequence ka eh na ginawa yung ba yung nasa ilalim yung mas matagal maluto parang tapos sa ibabaw yung mas mabilis. Alright, yun po yung technique doon. Kung hindi natin siya haluin mas matagal na maluto na gulay at mas pinakamabilis na maluto. Pero sir, habang hinihintay natin, pwede ba kitang interviewin quick ano lang tungkol sa iyong trabaho bilang sundalo? How long have you been in the service? Almost 36 na rin. 36 years? Wow! So, ibig sabihin, sir, batang-bata ka pa nang pumasok kasi academy. PMA year po kayo. Yep, 17. I was 17 years old. 17 years old. And in that point, sir, niluluto mo na ba to o lately na lang? Hindi, lately na lang. Nag-tinyente ako. Sabi ko na nasign ako sa field. Ano, nakita ko yung mga Ilocano paano magluto. And then, sabi ko, yung technique lang, yun nga yung simplicity. Takpan mo lang. Tapos hayaan mo siyang maluto. Hayaan mo yung mga vegetables na magkaroon ng mantika. So yung mantika ng vegetables yung magiging sabaw extract mo. Extract na yung water. Yes. Kaya nga may, dapat may takip. Sabaw at yung ano, kaya moisture. Kaya nga may takip. Sir, ano po ba ang ginagawa niyo sa Joint Special Operations Group? Well, the JSOG is the primary counterterrorism unit of the Armed Forces of the Philippines. It's also the, we can say, the contingency force of the AFP. You know? So it has been into the involved in national crisis just like the Marawi siege and the Sambanga crisis. Alright. So yun. I'm pretty sure, sir, the training, the rigorous training, the discipline, and everything that your department or unit does to the country plays a very vital role for national security. Sir, bago natin tingnan, nais po namin magpasalamat sa lahat ng serbisyo in the course of 36 years. My God, 36 years is a very, very long time. Hindi ko nga alam kung matatagal ako maging chef sa loob ng 36 years. Dahil nakakapagod din ang maging chef. Sir, bilang trainer ng maraming mga officers at ako personally tinatrain mo, maraming salamat. Meron ka bang tip para sa ating mga civilians who are aiming or looking at taking gunfiring as a hobby or at least just learning the basics? Well, I think kung depende naman yan. If you want to be really competitive, kailangan yung puso mo nandun muna. Kung wala yung passion mo doon, wala rin, mahirap turuan. Right. Unang-una yung passion. Passion. I developed before sa marksmanship training unit. I was also the CEO there. Nagkaroon ako ng motto, heart, skill, and discipline. Heart, skill, and discipline. Hindi lang yan sa iba't ibang aspeto, sir, ng training, ano mo, di ba? Yeah. Heart, skill, and discipline is a must for everything that we do. Bakit, sir? Bakit? So, because yun nga, sinasabi ko, yung heart, kailangan yung puso mo nandun. So, bago pa nagkaroon yung sinasabi ng by gilas, puso, we are already adapting that, the heart. Dapat unang-una, yung sundalo mo, yung puso niya, nandun sa ginagawa niya. Kaya. And then you enhance their skill. Okay? So magkakaroon na siya ng different skill na yan. Itataas mo yung level ng skill niya. And then of course, the discipline physically and mentally. My God! So, bago ko pala ma-attain yan, sir. Nandun na ako sa number 2. 1 and 2, pagdating po sa discipline ng physical and mentally preparing myself for the sport. But it's really a very encouraging sport, no, sir? But at the same time, I think this is the only sport na kailangan ng iba yung pag-iingat because maari siyang safety.
baka involve ng buhay ng ibang tao. Gun safety. Sir, anong advice mo sa mga gun owners nowadays and those who are aiming to, you know, be in that sport? Eh, unang-una nga, para sa akin, ano, yung disiplina sa paghawak ng baril. Yun ang foremost. Kasi para bang we look at guns parang panakot or what, hindi eh. That's supposed to be for self-defense only. Parang it's the ano, extreme na kailangan maggamitin. Kung naka-extreme na nakaming buhay mo, bago mo siya pwedeng gamitin. Kung pwede mang martial arts muna, then martial arts muna, di ba? Right. Pero kung of course, extreme na nandyan na, meron na siyang sariling baril, meron na rin siyang kutsilyo that will endanger your life, then you have to use your firearm. Yun lang pinamod, dapat mo siyang gamitin. Exactly. Hindi po siya para ipanakot o ipangyaban. Kaya nga, ako kung nagtuturo ako, yun ang tinitingnan ko muna eh. Yung quality ng tao na tuturuan ko, kung mayabang ba to o hindi. Kung nakikita ko sa kanya yung personality niya, is ipagyayabang niya lang ah. Right. Well, I think in any sport, no, mental preparedness and physical preparation is a must. Pero isa po sa mga natutunan ko in this kind of sport, that you have to fire the firearm para hindi ka manggigil ng manggigil na meron kang baril on hand. And at the same time, it is the last recourse of self-defense. Tama ka nga po dyan, sir. Pero habang nag-uusap tayo at nagkukwentong tayo, silipin natin, ay, malapit-lapit na siya. Medyo matigas pa, no? So, medyo matigas pa siya. So, yung ano pala, ito, ang ating mga medyo matigas kamote. Ay, oo nga, no? Well, sumabaw na. So, pero sa pinakbet, gusto mo ba ng masabaw? Ay! Actually, hindi. Kung yung ano lang, yung sabaw lang ng vegetable, kaya kunti lang yung nilagay ko, di ba? Na ano, yung bagoong, yun na yung pampalasa lang. Pampalasa lang. So, if there is anything that, paano nga pala, so, as a young boy, kunyari yung mga nanonood, young boys and girls na nanonood, who wants to be in the service ng armed forces, paano ba ang ano, sir, dito? How do we get in? Well, marami na mga applications eh. For example, depende, pwede ka maging officer, pwede ka maging enlisted. So there are so many ways to enter the armed forces. Meron tayong Army, Air Force, at Navy. Army, Air Force, and Navy. Yep. Pero sir, sa inyo po, may, lahat ng nasa unit niyo, are there various people in different fields? So joint kami, that means na meron kaming Army, Air Force, and Navy. Kaya mostly yung mga nasa amin are the Special Operations Unit ng bawat medyo services. Wow. So, we have the Light Reaction Regiment, the FSRR, First Scout Ranger Regiment, the Special Forces Regiment. Yan yung mga nasa Army. Alright. And on the Air Force naman, that's the SPAW, Special Operations Wing. Yung sa Navy naman is the Naval Special Operations Command and the Force Recon Group. Sir, meron bang ano dyan? Babae dyan? Well, meron naman. Pero they are more of the admin na. Hindi na doon sa mikon. My God, why naman? Do you think women cannot do the job? Hindi naman. Kasi, ano eh, we are mostly on direct action. Kasi when we say direct action, you are assumed to be in combat na. In combat lagi. So do you handpick your men? Or they apply to be there and then you see if they qualify to be in your team? Depende rin. Kasi sa ngayon, yung mga naabutan ko sa JSOB ngayon, they are there na. No, so I cannot really handpick, no? If possible na, kung pwede, di ba? Di ba? It's a special operations group. Yep. I must say. Joint Special Operations Group. Pero bago ka dito sa Camp Aguinaldo, sir, nasa... SOCOM naman ako. SOCOM. Ano naman ang ibig sabihin? Special Operations Command. Ayan, so Special Operations Command. Medyo natututo na po ako sa sobrang ano ko from when I opened MISTA since September 29, natututo na ako slowly on what are the various units inside our cookbook. No, para at least aware ako na who are the people I am serving. At isa yun sa mga ano ko, clientele ko ang J-Shock. Pero sir, napansin ko dyan no, sa t-shirt mo, We fight as one. Yep. Motto ba yan na? Yeah, it is. It is the motto of JSOB. Especially na, it was proven dun sa Zamboanga Siege.
this was during the time of the former commander, General Pamonag. So yun, na-integrate yung jointness ng Special Operations Forces. So nag-operate yung Light Reaction Regiment, nag-combat air control din ng Sea Air Force, and then nag-SOCOM of the Navy. Wow! So, medyo mabigat na unit yun. Sir. Yeah, oo. You can say that. Sir, tatanungin kita. Sa lahat ng, ano mo, sa lahat ng na-encounter mo for the past 36 years, what was the most challenging? Apart sa pagluluto na pinakit ngayon. Yung nga, first time ko. First time, sir, ni Colonel Leon na magluto in front of the national television. Direka, may bonus ako dyan dahil nahata ko talaga si sir dito. But what was the most difficult part or difficult of your life na na-encounter mo? Depende kasi eh. Kasi meron ako sa combat, meron din ako sa admin. So sa combat naman, when I was we had our test mission sa Scout Ranger class namin to, yun, okay din naman yun. Very challenging yun because we were in combat. Sa administrative part naman, when we were writing the crisis management manual for the National Security Council, yun, ibang challenge naman. Medyo utak naman yung papagana mo doon. Ayan, bukod sa katawan, may utak din. Sa point of view ng isang civilian na kagaya ko, na nakikita, nakikipaglaban kayo sa opposite side. Okay. How do you prepare yourself na makikita mo kung may casualty ka sa mga tao? Well, ano, kasama na yan sa mga training and exercises na ginagawa. So, we have to conduct regular training and exercises. We anticipate scenarios. For example, kung sinasabi mo ganyan, what if nagkaroon ng WIA, wounded in action, anong gagawin ng tropa? Right. So dapat ready na rin siya. So kami, yun na palagi namin ginagawa. We conduct exercises, pag may nagkaroon ng ganitong scenario, anong gagawin mo? For example, yun nga, sabi mo, na WIA, anong gagawin mo? Yeah. For example, tumakbo yung kalaban, anong gagawin anong mo? Anong gagawin? Pinutukan kayo, anong gagawin nyo? So, there's always an equation to what are you supposed to do yep. at the time. Yep. Sir, pero what are we supposed to do at the time our vegetables are already boiling? Ayan, sir, after nating mapagkwentuhan ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo, malambot na ang ating tinakbo. Parang napakasarap. So, this is good to go kasi ano siya. Yun yung tinitingnan dapat crunchy lang yung vegetable. Hindi siya overcook. Galit ang mga Ilocano sa overcook. Oo nga. Actually, hindi ko forte ang Filipino food. Every time I make tinakbet, ay ang galing no, yung baboy nag-ano na siya. Yeah, parang naging crispy siya. Every time I make pinakbet, hindi siya as green as that. So it's because hindi mo siya hinalo. Naglalaway po ako ngayon. Napaka-pakasarap at napaka-healthy ngayong hapon. Kung hindi naman dahil sa ating special guest ngayon na si Colonel Leo. Tatawagin ko na lang siyang Colonel Leo dahil napakabata niya po talagang tingnan. Isa pong authentic Ilocano version ng pinakbet, version ni Colonel Leo ng JSOG, ang ating inihahanda ngayon para sa inyong mga manonood. Alam ko, sir, madami kang fans na nanonood ngayon. Grabe, sa atin. Pwede ba ang pasalamatan natin sila at kung meron ka pong nais batiin? Yeah, I mean, thank you to all viewers, no? Pati na rin sa pamilya ko, kung sakaling manonood sila. Actually, nanonood sila ngayon, di ba? Meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na fans na naghihintay sa inyo. But it was really a pleasure having you in our studio and helping us. Ikaw ngayon ang magiging favorite kong cooking partner, hindi lang firing partner. It has been a nice and healthy afternoon with Colonel Leo. Maraming salamat din, Janet. And of course, we would like to thank you and the rest of your men for the service to our Filipino nation. Napaka-decente ko ngayon at cool dahil si Sir ang aking guest. But it has been a perfect afternoon here at Mista Cafe. Si Jaya Firing Range in Camp Aguinaldo for isa na namang episode ng Pagkap sa Kusina with Colonel Leo Jimmy. Bye, guys! Introducing Clearex, a line of high-quality yet affordable household cleaning solutions.
With these products, the path for growth is clear for Clearix, and you can be part of that. Join the Clearix Clean Team now. We would also like to thank Puka Berry Cafe for the kid in all of us. Enjoy great-tasting Filipino-American cuisine and sugar-free desserts. For parties and events, please call 0908-348-032 or follow us on IG and FB at Puka Berry Cafe. Mr. Cafe, a neo-colonial cuisine inside the Camp Aguinaldo firing range in Quezon City. For reservations, please call 0908-344-8032 or follow us on IG and FB at Mista Cafe PH. A Taste of Love wishes to thank Cafe Nasi for letting us use the facility for this segment of Miss Lovely Rivero. Cafe Nasi is located at White Plains Subdivision, Quezon City. A Taste of Love, artisanal, gourmet, premium bottled food products. We have 9 different products to choose from. Call us. Try it. You can even rebrand or sell. Let's talk. Hello everybody, A Taste of Love audience. Kumusta po kayong lahat? At syempre, nandito na naman tayo sa lifestyle. I'm sure interesado kayo malaman ng mga sikreto ng mga beauty queens tulad ko. Na lahat yata ng beauty queens ay ginagawa ito. Alamin natin, kung gusto nyo maging beauty queen at magkaroon ng perfect smile, ito ang aking dentista at nagpapaganda sa akin continuously. We are here at Dental First, and let me introduce to you my dentist and dentist of the stars, Doc Sheila Galenzoga! Hi, Doc! Kumusta, kumusta? Tanong ko lang, Doc, kailan din yung pa kayo nag-start na maging dentist of the stars? What year? Actually, we started 2007. I started in near ABS-CBN. That was my first clinic. Mm-hmm. And then we transferred here around 2010. Mm-hmm. So, dun na. Kasi malapit na sa ABS and GMA. That's why I keep on coming. Sino-sino yung mga artista na maaalala mo from the beginning? Okay, from the very beginning? Kahit incomplete. Basta... Pinaka talagang naalala, it's Benji. Oo, si Benji. Siya talaga because marami kaming ginawa sa teeth niya. That's why he's the most parang kilala. Matagal na. Mm-hmm. Siguro 2013, I guess. Mm-hmm. I'm not sure, but I think he's the oldest. Mm-hmm. Pero young pa naman. Oo. Si at sino pa? Aside from me, mga singers, mga comedyante. Diego, the Bubblegum. Bubblegum. Raymond, of course, Raymond. But let's see. Raymond. The Debonair. Epikizo, of course. Ano pa ba? Actually, marami. It's just that I memorized their teeth. I just can't memorize their names. Ano mga common? Kasi I'm sure, like, nung every time pumupunta ako dito, marami akong natututunan kay Doc. Na akala ko, nung pumunta ako dito, akala ko, before niya ako ginawa, akala ko ganda-ganda ko na. Tapos biglang nakita ko yung before and after, ang laki-laki-laki ng difference. So, ano yung common na magic mo
sa mga... Well, possibly it's because of my inclination into arts because mm-hmm. I'm particular on color. Mm-hmm. So, syempre, I know that actress and, you know, speakers, singers, and all those who are in front of the camera, gusto nila maganda yung teeth. Mm-hmm. So, siguro, ang nakikita kong dapat maganda sa camera is the color of the teeth. Mm-hmm. Kasi kung lagi-lagi, so napapansin mm-hmm. dapat yung kulay ng ngipin. Mm-hmm. That's why mapapansin ninyo, the patients whom I'm working on, medyo maputi talaga yung teeth nila. Mm-hmm. Mm-hmm. Because of the camera. Because yes. they needed it, actually. Yes. Para makita yung paano sila manalita, or so that they can be understood. Yes. Kasi yes. kung hindi kita, parang, it's part of you talking. Mm-hmm. So kung hindi siya kita, parang hindi ka naiintindihan din. So therefore, that's the right. teeth has to be white. Uh-huh. That's number one. Number two, the teeth is to be a little bit big. Just a little lang, para uh-huh. makita lang. That's right, that's mm-hmm. right. Kasi for me, communication is very important. Not just in actress, actors, or singers, but also those who are yung mga into business. Yes. Very confident mm-hmm. kasi mm-hmm. pag maganda mm-hmm. and clean. Mm-hmm. So they're very confident. So mas nakaka-close deal sila, possibly, no? Mm-hmm. Because they're very confident with their teeth. Yeah, I know of a friend na actually na nahalata ako na meron siyang hesitation in her movements because of her teeth. Ang laking effect po ng sa confidence ng taon ang ngipin. Yeah. And I noticed like she would, even though the way she talks, parating nakaganon, parating nakayuko, tapos pag tumatawa, kailangan takpan pa niya. So, for the longest time, naging problema niya ngayon. And then finally, nung napagawa na niya ngayon, paano na siya tumawa niya. You're right. Mm-hmm. Eh, but going naman to the present. Mm-hmm. Yun, so, the new normal. Yeah. Ano yung nakikin mo yung itsura natin ngayon? Mm-hmm. I'm so impressed kasi nagpumunta ako dito during the COVID time that nagkaroon ako ng consultation kami ni Kobe ng anak ko, and ang bilis mo nag-adapt sa COVID. And actually, ang alam ko, yung mga number one ng pinaka natatakot na professional, number one talaga dentist. Yeah. So, paano kayo naka-adjust ang bilis-bilis na open kayo kagad? Well, actually, it was very difficult at first because since the start of the lockdown, that was March, we started lang parang mga June. The only reason why we opened the clinic is because maraming sumakit talaga yung teeth. Uh-huh. As in, namamaga yung gums and then may buta. So, parang we could not say no naman to those na nagko-complain in pain. So, meron TMJ, masakit yung panga, masakit yung likod. So, sabi ko, no, we really have to open. So, the reason why we open is because there's a need. Mm-hmm. Yung talagang dahilan yeah. na wala, may need eh. So, wala kaming choice. Even if we wanted not to open, kasi nga, marami talagang dental clinics that are really close. Really close. So, sabi ko, we have to take a lot of precautionary measures na hindi talaga, we won't be exposed. Mm-hmm. Hindi lang naman kasi patients yung pinoprotect namin, plus the practitioner. Mm-hmm. So, wala, we have to adapt the normal na mga protective. So, we have to, dami-daming mga new normals na kailangan nating i-adapt. Like, for example, the fogging, which is not really, kumbaga, hindi siya usual nung wala pang COVID, diba? So, you have to fog them. I know there are clinics that doesn't fog. The reason why we do that, it's because actually, the chemical that we use is a salt. Hindi siya chemical base. Now, the reason bakit may asin doon, it's because we want the patient to be a little bit wet. Because the effect of salt is wet. That's why when you gargle salt, your throat is wet. It's not dry. We don't want dry throat dahil kung lagi tayong nagmumumog ng mga alcohol-based na mga mouthwash, so, syempre, magbe-dry. Mm-hmm. Kung dry, di kakapitan tayo ng bacteria. Mm-hmm. But if it's wet, not in a sense na basa dahil sa saliva, in a sense that the chloride is an antiseptic and then the sodium is antibacterial. So, pag kaminumog natin yan, magiging basa ang pakiramdam natin. So, hindi lalapitan ng mga kung ano-anong bacteria. Although, I'm not saying that the
that the salt is a anti-COVID. Mm-hmm. But at least there is a protective barrier sa mm-hmm. atin. Mm-hmm. So I really recommend salt and water as a mouthwash at the same time for the fogging. This mm-hmm. was just my personal mm-hmm. opinion. Actually, that's her advocacy kasi I remember sinabi sa akin ni Doc na talagang forget about mouthwash and everything. The best talaga. And then she taught me na para hindi ka magpintla maya-maya, maglagay ka na sa inumin mo sa tabi ng sink mo ng sink ng ano salt and water. And ginagawa ko na yun as often as I could remember. Yan. And another question, Doc. Ano yung mga common na sa vanity side naman? Ano yung mga common na inquiry sa inyo dito? Well, the inquiries are really paano ba maging maganda yung smile? Paano ba maging mahaba raw yung mga ngipin? Kasi they wanted to see na mahaba ang teeth. Paano ba maging maputi ang ipin? Ano pa ba? Paano ba magkaroon ng perfect smile? So these are really mga common questions sa mga patients namin. But syempre, tayo, we have to treat the function more than the aesthetics kasi aesthetic follows after function. Mm-hmm. What I mean is that kailangan yung mga ngipin natin sa likuran, kailangan syempre nakakanguya. Mm-hmm. Maganda nga yung front mo, but you cannot bite at the back. So mm-hmm. it's kind of parang may mali, di ba? Mm-hmm. So we fix first the function and then mm-hmm. after that, we fix the front. As much as possible, we maintain the real teeth. Mm-hmm. O, yun yung gusto natin gawin na that's why our tagline is where natural teeth is restored for life. Mm-hmm. Ano yung meron ka? Yan. I-maintain lang natin siya for life. Yay! Nakakatuwa naman kasi talagang ibabalik ko sa sinabi ko kanina na before meeting Doc, feeling ko ganda-ganda ko. So, nagulat ako, meron po palang igaganda yung ngipin ko. Kasi dati, akala ko, di ba nakita mo naman, videos na yun, akala ko yun na yung ultimate beauty ko. Yung pala, meron pa palang idadagdag. And I like what she did to my teeth kasi dati, crooked, hindi parabolic. So, parabola is like that. So, upper and lower teeth dapat parabolic. Eh, dati parang sa akin, hindi talaga siya perfect na ganun. So, even din yung baba, ginagol ni Doc. So, tagal na experience ko naman sa mga exposure ko sa dentist, mga dentist. Sa'yo ko nang narinig yan. Wow! I like it. Yeah, it's kind of an art ba? Oo. Kasi syempre, not everybody's into art. Not all dentists are into art. So, for me, since I'm kind of artistic in a way. Mm-hmm. Just binubuhos ko lahat ng pagiging artistic ko sa ipin na lang. Hindi na natuloy ko ng gusto ko man before. So, gusto ko lang maganda. I made this room before. Interior design also. Interior design. Yeah. So, I wanted to be an interior designer. But then, sabi ko sa ipin ko na nga lang ibubuhos lahat. So, gusto ko maganda pag nag-smile, maganda sa camera, maganda sa TV. When I see the Facebook, I see everybody smile. So, when I see mga pangit, I just kind of I wanted to fix it. It's my urge ba? Saan maayos natin? Actually, natagal na ako yung dahil na pala ni Doc. Sinasabi niyo, gusto kong gawin si Alma. Ano yung nakikita mo sa akin before? I think it's because of the gums. So, example, gummy, so we could fix pa. Kasi if you could cut the gums, medyo gum ba? Gummy. So, we cut your gums a little, tapos iangat lang yung crown para siguro mas maganda. Mm-hmm. For me lang. But then, kung sanay naman yung mga audience na maganda gummy, pwede rin naman. Kasi beauty is, it differs from one person to another. Mm-hmm. It's just my personal, opinion na we could fix a little. And talk about, let's educate the viewers on the things that Dental First offers na normally, it's a chance to remind them that what you have, kasi normally, alam na nga, pasta bunot, ganyan. Can you teach them kung ano-ano pa yung mga ino-offer ng Dental First? Actually, a new patient, when they come into our clinic, the first thing that they would hear from us is that we wanted to explain the comprehensive treatment plan. Mm-hmm. I think this is what they first siguro. No? Ibig sabihin mo, pagpasok ng isang pasyente, yung complain nila na maaring masakit ang ngipin nila,
Well, that could be fixed by for us, siguro papasa namin. But more than anything else, we wanna see baka mayroon pang ibang mga factors na kung bakit sumasakit yung ipin nila. Possibly yung bite nila, tabingi, or possibly yung panga nila, parang hindi symmetrical. So, we try to explain to them not just yung pasta, bunot, or cleaning, but we wanna fix the function, we wanna fix how you chew, how you bite, how you maintain. Like, for example, we use a rotary brush, we use this water and salt, we use things na makakapag-maintain yung teeth natin without, you know, without destroying, without putting kung anong ilalagay. But what's important is makita nila ano ba talagang kailangan nila para ma-reach nila yung ultimate function ng ipin. Dahilan, bakit mag-ipin tayo? Kasi it's not just about smiling, it's also about eating and tasting and communicating. So maraming purpose kung bakit tayo mag-ipin. Yeah, I mean, it's a very one of the big factors ng root of confidence talaga. Ang smile, ang ipin, and pag when you have hesitations in any way, like may problema somewhere, it affects the confidence kasi of people. Eh. Right, right. And there are so many factors also that is affecting, like for example, if you have a clicking jaw, so it affects your whole body. Yes, so PMJ. Masakit yung ulo mo, masakit yung back mo. Temporal manipular joint. So you have an abrasion, so you feel like, what kaya sensitive yung teeth ko? Yung pala, kalahati na lang yung teeth. But they don't realize that their teeth is already abraded. Gusto ko nang alahati na. Or they're grinding while grinding, they're sleeping. Yes. Yes. So they have to fix it. They need mouthguard for that. Mouthguard, yes. Uh-huh. And we fix it so that it will not, you know, humantong yung time na they're wearing dentures na. So this reason why we kind of fix everything. We make it complete. Kung paano create siya na dapat sana 32 set of teeth. So, kung paano siya create na 32, dapat sana mailagay kung anong natanggal. That's the reason why we just don't extract. If we extract, dapat lagyan. Possibly, prosthesis, yes, or bridge, or implant. Kasi gagalaw lahat. Gagalaw, yeah. Gagalaw lahat. Yeah. So, we should remind everyone na kapag nagpabunot tayo, dapat merong replacement kasi gagalaw po lahat. And any more last words, Doc, for promotion for our audience, for them to know, invite them here in Dental First. Okay, if you have any need for your teeth, you can visit us at Unit 604 and 605, the One Executive Office Building at West Avenue, Quezon City. You can call us at 0947-509-8844. So I will see you here. And also your Instagram. Okay, you can follow Dental First official Instagram and Dental First Incorporation at Facebook. Yes. Ayun, Doc. Ayun po ang mga pinupuntahan namin, mga beauty queens. And for those who are not just aesthetics, i-recap ko lang sinabi ni Doc kanina, maraming benefits ang pagkakaroon ng maayos ng ngipin. Kasi like, I also heard before na may connection sa heart ang ngipin. So, even the gums. Yeah, because if you have swollen gums. Oh, and if you have periodontitis. So, the bacteria can go through the bloodstream and affect the circulation. Yes. So, we call it subacute bacterial endocarditis. So, we have to be very careful also about that. So, kapag namamaga ang pag swollen ng gums, they have to have it checked with their dentist or here at Dental First because it can also affect the heart. And then, temporal manipular joint naman, yung mga hindi pantay ang jaw, ang mga hindi pantay ang jaw po dito, ang nangyayari, nagkakaroon ng clicking, nagkakaroon po ng headache, ang sakit po niyan head to toe. So, aside from that, yung syempre yung alam natin na common na mga sakit sa ngipin, but amazing lang kasi I remember before may sakit ako sa legs dito. It was, I had TMJ before. Kaya yun. Ayun, kaya everyone, now, nakita natin ang benefits of having not just a wonderful teeth and smile, but the benefits of having healthy gums and healthy smile, and it affects our confidence. And thank you once again for watching the lifestyle section of A Taste of Love with Alma Concepcion. See you again soon!
Introducing Clearex, a line of high-quality yet affordable household cleaning solutions. With these products, the path for growth is clear for Clearex, and you can be part of that. Join the Clearex Clean Team now! We would also like to thank Puka Berry Cafe for the kid in all of us. Enjoy great-tasting Filipino-American cuisine and sugar-free desserts. For parties and events, please call 0908-348-032 or follow us on IG and FB at Puka Berry Cafe. Mista Cafe, a neo-colonial cuisine inside the Camping Aldo Firing Range in Quezon City. For reservations, please call 0908-344-8032 or follow us on IG and FB at Mista Cafe PH. A Taste of Love wishes to thank Cafe Nasi for letting us use the facility for this segment of Miss Lovely Rivero. Cafe Nasi is located at White Plains Subdivision, Quezon City. A Taste of Love, artisanal, gourmet, premium bottled food products. We have 9 different products to choose from. Call us, try it. You can even rebrand or sell. Let's talk. Okay, so ngayon pa lamang po ay uumpisahan na natin ang isang lutuin na ito pwede nyo actually pagkakitaan kung gusto niyo po. Kasi di ba ngayon nauuso yung mga spreads, yung mga kung ano-anong mga iba-ibang flavors po yan. Ano? Pero isa sa mga talagang paborito ng mga Filipinos ay ang yema. Di ba? Kasi sino ba naman ang ayaw yung parang creamy, na matamis, na milky. Di ba? Lahat, well, siguro lahat tayo. Di ba? Like ako, favorite ko talaga ang yema. Kaya nga tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng yema spread. At saka ito, very flexible to. Kasi hindi lamang pang spread sa tinapay. Pwede nyo itong itap sa ice cream, sa vanilla ice cream, or pwede nyo ilagay sa cupcakes, sa cookies, or kahit saan pa. No? Basta kung saan yung pwedeng may yema flavor, pwede nyo siyang gamitin. Ang maganda pa dito, pwede nyo i-store sa ref, so pwede siyang magtagal. But anyways, marami kasing versions ng yema spread, ano? Pero ito yung napakadali para yung cost niyo ay mas maliit or mas kung bibenta nyo, mas makakatubo kayo. First, lalagyan natin siya ng asukal, white sugar, no? Ika-caramelize natin. So, mga ano lang to, mga 2 to 3 tablespoons, okay? Medyo, kung titingnan nyo, no, parang antamis kasi may white sugar, tapos syempre, alam naman natin na may condensed milk ng yema. Pero actually, kapag nag-cool na siya, magugulat kayo dahil hindi naman siya over the top na matamis. So, ayan, ano? So, lalagay natin muna dyan sa pan over medium heat para mag-caramelize. Medyo it will take a little time kasi hindi siya pwedeng dalawin, ano? Ihintayin niyo siya mag-caramelize at saka natin siya pwedeng haluin. So, hintayin muna natin. So ngayon, ayan, nakita natin nagka-caramelize na, no? Actually, nag-caramelize na talaga siya. And then, we can put na the butter. So siguro mga 3 tablespoons din ng butter. Okay? So ayan. So it has to be low heat. There. Kapag nag-caramelize na yung sugar, pwede nyo na siyang medyo halu-haluin, no? Just throw the butter. Ayan.
alam nyo, ang bango. Ang sarap. Kasi, diba, alam ko ha, ako yung childhood memory ko kasama yung cotton candy doon. Yung pagka nasa perya ka, tapos may cotton, may asukal na sinusunog. Parang ganon. And then, ito na yung pinaka main ingredient ng yema, yung ating condensed milk. And I use, of course, yung Jolly Cow, no? Ng Fly Ace Food Corporation. But syempre, you can use other brands. But syempre, that's my preferred brand. So, thank you to Elise Kochanko and family for our condensed milk. There you go. So, mga ano to? Mga 300 ml ang gagamitin ninyo Jolly Cow. Ligyan natin caught that. There! Nakita nyo, yung color niya, ang ganda, no? Kasi, nagkakaroon na siya ng parang, hindi siya maputla. Medyo, color yema na siya, yung medyo brown, light brown. Mm. At saka, ang maganda dito, kapag nilagyan nyo ng white sugar, nagkakaroon siya ng parang caramel undertone. Okay. So, don't worry kung medyo may parang buo-buo na sugar kasi magme-melt po talaga siya. Hayaan niyo lang siya. Okay. So, kapag well incorporated na yung sugar, caramelized white sugar, butter, at saka yung condensed milk, pwede na natin lagyan ng konting-konting salt. Like, a pinch. A pinch of salt. And yung ating vanilla, siguro mga 1/8 teaspoon, konti lang para hindi ma-overpower, no? Kasi syempre ayaw naman nating maging lasang vanilla siya kasi yema yung ginagawa natin. So just a little. And then lagyan natin ng konting kalamansi or lemon juice. Konting-konti rin to, ha? Parang ano lang, just to balance it out. Para lang, alam mo, pantanggal ng umay. Parang ganon. Hindi mo siya talaga malalasahan, pero it adds a layer of flavor to your yema. Okay, and then, i-mix nyo lang siya. Siguro, don't let it boil, ha? Hindi siya pwedeng ma-boil. Kasi medium heat lang siya. And then, after mga 5 minutes, actually, pwede na siya. Yun na yung yema yun. And then, you can just patikman muna natin, ano? Pagka nakuha nyo na yung tamang timpla na ito. Yan na, iba na lang yung lasa niya talaga. Lasang-lasang yema na. Pero, pasintabi po, no, doon sa mga magluluto nito, kapag mainit po siya, iba po ang lasa. Kasi, nung una ko itong ginawa, nung mainit siya, tinitman ko, sabi ko, ano ba yan? Ang pamis. Pero actually, pagka hinayaan nyo siyang mag-cool down, and then pag linagay nyo siya sa room temp overnight, no, para lumamig lang siya, after nun, ang sarap na niya talaga. And then, pwede mo na siyang ilagay sa bote. Of course, importante na isi-sterilize nyo maigi yung bote para mas paging matagal yung shelf life nung iyong yema. And then, of course, refrigerate. So, pagka okay na to, lalagay na natin siya sa bote. At ito na ang ating finished product. Ayan. So, pwede nyo na itong lagay lang sa ref on hand para anytime na kailangan nyo ng, yema spread para sa bread nyo, sa cookies, pwede din, or sa cupcakes, or even just to, have some for dessert, ready siya. So, again, Tignan natin ang ating yema. Ito na yung texture niya. Yemang-yema na siya. See? At iba na talaga yung lasa niya. Nagkakaroon na siya. Parang hindi na siya ganun katamis. Tapos, kumbaga nagko-combine ng maigi yung flavor. So, ang sarap na niya talaga. Parang siyang toffee. Toffee caramel, parang ganun. So, ladies and gentlemen, ayan po ang ating homemade yema spread. So, pwede nyo itong ibenta o pwede nyo rin gamitin pang merienda ng mga bata. Lagay lang natin sa pandesal o sa cookie. Ang sarap-sarap na. So, I hope na magustuhan nyo po ito. At gawin nyo po sa bahay nyo. And if you want to tweak it or, add a little something, add a little, extra flavor,
alam niyo po, feel free because cooking is all about experimentation, making it your own. So, yan po, sana po nagustuhan niya. And huwag po kayong alis dahil babalik pa rin ang A Taste of Love. Introducing Clearex, a line of high-quality yet affordable household cleaning solutions. With these products, the path for growth is clear for Clearex, and you can be part of that. Join the Clearex Clean Team now! We would also like to thank Puka Berry Cafe for the kid in all of us. Enjoy great-tasting Filipino-American cuisine and sugar-free desserts. For parties and events, please call 0908-348-032 or follow us on IG and FB at Puka Berry Cafe. Mista Cafe, a neo-colonial cuisine inside the Camping Aldo Firing Range in Quezon City. For reservations, please call 0908-344-8032 or follow us on IG and FB at Mista Cafe PH. A Taste of Love wishes to thank Cafe Nasi for letting us use the facility for this segment of Miss Lovely Rivero. Cafe Nasi is located at White Plains Subdivision, Quezon City. A Taste of Love, artisanal, gourmet, premium bottled food products. We have 9 different products to choose from. Call us. Try it. You can even rebrand or sell. Let's talk. Ayan na po. Naku, nagtatapos na naman ng isang napakagandang episode. Sana po nag-enjoy kayo. Gaya ng nag-enjoy kami sa paggawa nito para po sa inyo. And of course, marami pong tao ang involved dito na kailangan nating pasalamatan para maihatid natin ang ating show na A Taste of Love. Unang-una na po, syempre, ang Mista Cafe of Chef Jeanette Marco and Company. Dahil po, talagang ito na po ang aming bahay dito sa A Taste of Love. Bisitahin niyo po sila sa may firing range ng Camp Aguinaldo. Open to the public po ito kahit nasa loob ng kampo. Pwede po kayong pumasok. Basta sabihin nyo lang po na pupunta kayo sa Mista Cafe. I hope you do visit your cafe dahil ang sarap po ng pagkain, I guarantee. So visit us here at Mista Cafe. O us daw, nagsama talaga. And of course, we would also like to thank Clearex, ang inyong cleaning solutions. Napaka-importante po yan dahil lalo na ngayon na dumadaan tayo sa isang napakahirap na bahagi ng ating buhay, no? Kailangan laging malinis. So of course, Clearex is your partner, your cleaning partner. And I personally would like to thank Fitness Gourmet PH. Thank you for sponsoring my new plans. Nako, kaya may challenge sa akin. Kailangan daw mag-lose weight ako. So hopefully, you know, with the help of Fitness Gourmet PH, magagawa ko yan. So thank you so much. And gusto rin po natin pasalamatan ang Dental First. Thank you so much para po sa magandang smile, especially this 2021 dahil kailangan natin lumiti. Ayan. Go and visit Dental First. And syempre pa, pasalamat po namin talaga sa inyo na walang sawang tumutulong sa amin, sumusubaybay at laging nakasuporta. So once again, this is Lovely Rivero saying God bless you all and be kind to one another. See you! Bye!